Hello guys, so welcome again sa vlog natin. Guys, kung ano yung experience ko on my first time driving a motorcycle. And also guys, this is my first purchase vehicle. So, and today po nandito tayo para i-review natin ang ating binili na bagong motor. It is a scooter by Honda. This is Honda Beat F1 2020. So ito po siya guys, yung binili ko is yung blue variant. Ito yung blue variant ng Honda Beat guys. So ito siya. Napakasimple lang naman yung ano niya, yung harap. But on point masyado guys. Yung ano natin, yun yung headlights niya, yung left and right, tsaka yung gitnang gitna talaga. That is still a halogen bulb guys, hindi pa siya LED. Yun. So ito siya. Makita mo guys yan yung ano niya, yung taas niya, yung taas ng harap ng ating sasakyan, ng motor natin. Ito naman yung view niya sa side guys. Yan, medyo madumi kasi ginamit na natin. Yun. This is Honda Beat Blue Variant F1 2020. Ito yung speedometer niya guys. Yung automatic natin yan dito. Kita nyo dyan. And then yung left and right natin na mirror. Napakasimple lang guys, yung on the left part guys, makita nyo ito yung control ng ano natin, left and right ng signal light, yung horn, and then ito yung low beam and high beam ng ilaw natin. Sa kabila, wala guys, ano lang siya, the brake and the throttle, ito lang. And then, may dalawang side pocket siya. On the left, medyo malalim siya. Yan. And then, dito sa right, medyo mas mababaw siya compare sa left part. And then, ito yung ano natin. This is for the lock. This is for the lock. And then, dito natin i-inject yung susi kung okay na. Kung apa, papaandar na tayo guys. So far yun lang naman guys. And then ito yung starter. So pagkatapos mong mag-switch, press the start together with the brake. Ito yung may logo dito ng Honda. So ito yung ano natin, control. And then may sabitan din dito. Ganyan siya guys. Ngayon guys, tingnan naman natin yung compartment kung gaano siya kalaki. Dito pala guys, dito natin siya sinususi. Twist lang. And then yun, open na siya. Ito, actually hindi kasya yung ano dito, yung half face na helmet. Then dito yung gasoline. So, I would say na napakasulit siya, napakasulit na magkaroon ng motor. Kasi nandito ako ngayon sa probinsya namin. Bumalik ako, umuwi ako nung panahon ng pandemic. I think it was May. So, nung
pwede na mag-travel, umuwi ako dito sa amin sa North Cotabato. Actually, masarap siya guys. Kasi nowadays, alam naman natin dahil sa pandemic, napakahirap yung mga sasakyan. So that's why guys, naisipan ko, why not bumili na lang ako ng motor. So bumili ako ng Honda Beat. So yun guys, this is my Honda Beat scooter. Brand new, nakalagay pa dyan for registration. If you're going to buy it cash guys, for December, ano na lang siya guys, 65,000. Yes, 65,000 na lang. So, kaysa bibili ako ng bagong iPhone 12, bumili na lang ako ng motor. Magagamit ko ba? Before ako bumili naman ng Honda Beat guys, nag-search muna talaga ako. Diba, iba't klaseng mga motor. Tinanong ko, ni-consider ko rin si Yamaha, yung iba, yung mga Mio. And then, muntikan na nga akong bumili ng Rossi kasi napakamura niya. And someone advised me na, sir, wag ka na lang bumili ng ganito, ganyan. Hindi, wag na tayo mag-drop name ng brand kasi baka case-to-case basis naman yung experience natin siguro. Baka yung experience ng mga tao yun hindi ganun kaganda. Kaya yun ang nasasabi nila. Pero may mga tao naman na maybe they are using that particular brand how many years already. Pero okay lang naman. So, ganun. Someone advised me na, sir, kung first timer ka talaga mag-drive ng motorcycle, mag-ano ka na lang, mag-Honda ka. So, ako naman guys, when I was in Manila, meron naman akong kotse. So somehow, alam naman natin yung quality ng Honda. So that's why ngayon, meron tayo ngayon ay purchase a Honda Beat. So yun.